Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for the week. Unahin natin ang mga trinkets. Libra, paunang mensahe ninyo ay baby boy. Ayan, so this is new beginning energy. So definitely there is something fresh, no, na parating sa buhay ninyo. You're going to start a fresh endeavor dito, no? That could be anything. That could be anything. Maaring bagong sitwasyon, bagong beliefs, bagong trabaho, no? Bagong bahay, bagong sasakyan, bagong relationship. It could be anything, no? Maari din ang iba sa inyo dito ay manganganak na, no? Maaring you are giving birth to a baby boy or baby girl. That is possible also dahil general reading naman tayo. Kung hindi naman kayo yung mag-give birth, maaaring yung person ninyo or maaaring kapatid ninyo, maaaring anyone in the family, no, is welcoming a new baby. So what else? Ayan. So meron tayong owl, change and transformation. Yan ang sinasymbolize ni owl. New beginnings. Ayan. So very imminent a new beginning dito, no? Meron tayong starfish. Ayan. That resonates with enlightenment, with epiphanies, with intuition, inspiration. So maraming gabay, no? Ang iyong spirit team dito, no? Maybe that is to help you, you know, navigate your situation sa ngayon, lalo-lalo na ang mga bagong sitwasyon na papasukin ninyo dito, yung mga pagbabago, mga transition, no, na mangyayari. So what else? We have Aragonite. Release your emotional baggage. Ayan. So maari kasi na ito ay nagiging blockage sa inyo, no? Maaring yung mga emotional baggages nun na yan, maaring yan ang nagpe-prevent sa inyo kahit dati pa, no? Na mag-move on na kayo sa buhay, mag-move forward na kayo, yung mag-plan na kayo for your future, yung mga ganun ba. So maybe yung mga bagahe na yan, yan ang nagpe-prevent sa inyo para umusad kayo sa buhay, no? Kaya ngayon, no, ang daming new beginnings, no, na maaring dumating dito or parating sa buhay ninyo, mga pagbabago, and maybe that will require you talaga to release, no, kung ano yung nasa dibdib pa ninyo na nagpapabigat na lang ng inyong kalooban, kasi maybe it is a blockage. Ito yung nagpapabigat ng inyong mga sitwasyon, kaya it's time to let it go, no? Let it go. Tapos na yon, nakaraan na yon, ano? Huwag na ninyong hayaan na ma-impluensyahan pa kayo ng sobra-sobra ng kung ano man ang mga bigat ng kalooban na yan, ano? Move on, kumbaga. So, Rhodochrosite, ayan, remember your worth. Ayan, remember your worth. Always remember, no, ano man ang inyong sitwasyon, na you are here in this world because you are valued, no? You are valued. You have a purpose. Every one of us na nandito sa mundo, lahat tayo may purpose kung kaya nandito tayo. Kaya mahalaga. Mahalaga ang bawat isa sa atin, no? Kahit bata, matanda, middle age, no? Lahat tayo ay may purpose. Lahat tayo ay mahalaga. And you should always remember that, no? Libra, Iolite, shift your money mindset. Alam mo, nabipick up ko dito, Libra. You know, parang ang daming blockages talaga sa inyo, no? Unang-una, yung mga emotional baggages na to, no? Siguro ang daming pagkakataon na lumilihis sa inyo yung swerte, lumilihis sa inyo yung mga blessings na dapat ay papunta na sa inyo. It's because of these baggages, no? Or it's because of these negative vibes. Kasi yung mga ito, those are negative vibes na ayan ang hatid sa inyo, yung mga bagahe na yan, ano? Negative vibe ang hatid niyan sa inyo. Kaya kailangan mo nang i-release yan, ano? So that you can welcome newness sa buhay ninyo. You can welcome more things, new people, new situations, beautiful situations ang ma-attract na ninyo sa buhay ninyo. And ito rin, shift your money mindset, no? Tanggalin na yung lack mindset, no? Yung LACK mindset, tanggalin nyo na yan kasi maaring yun din ang nasa isip ninyo. Maybe you have worries regarding your money, no? Maaring may mga ganon, yung pagtatrabaho, no? Maaring you're worrying
too much about those things. Kaya to the extent na talagang naaapektuhan na ang energies ninyo, no? Nagiging negative na siguro ang inyong energies dahil dyan. Kaya inibitahan kayo dito to shift your money mindset into abundant and prosperous and positive mindset. No, doon tayo. Kung ano yung maganda, anong positibo, doon tayo. Kasi pag nasa positive side tayo, positibo, magaganda ang dadating sa atin. Kasi yun ang ma-attract natin. Diba? Like attracts like. Kaya kung positibo, ang iniisip natin, ang nararamdaman natin, positibo, then energies ang ma-attract natin sa buhay natin. Kaya positibo at magaganda din ang mangyayari sa atin. Diba? Kaya yun, i-shift ninyo yung inyong luck mindset into prosperous, abundant, and positive mindset. Okay? So, nang sa gayon, prosperity and abundance ang dumating sa buhay ninyo. Swerte ang dumating sa inyo. So, we have action. Ayan. So, need to take action now. You need to release your emotional baggages na ngayon, no? Take action, keep moving. Kasi kahit marami tayong plans, kahit marami tayong iniisip, marami tayong ini-envision for ourselves, it's just going to stay there if we are not going to take action. So, we really need to move, no? Make a move and make things happen as sa ngayon, Libra. Tama na yung pagpo-procrastinate. Tama na yung pagpaplano, no? It's time for you to keep moving na. Wisdom. Ayan. So, maybe may mga sitwasyon kayo dito na kung ano man yung wisdom ninyo ay mai-a-apply nyo na yan sa ngayon, ano? Para sa paglampas ng inyong mga challenges sa ngayon, para sa ikakatagumpay ng inyong mga sitwasyon, para sa ikakasolve ng mga problema kung meron man, maybe yung wisdom ninyo is going to be on display sa pagkakataong ito, no? At yun ang magiging susi, no? Sa paglabas ninyo sa kung ano man ang hindi masyadong paborabling sitwasyon na meron kayo. Solitude. Ayan. You may need to put yourself into solitude sa ngayon. You may need to spend your time by yourself nang sa gayon, ano, mapahinga naman ang inyong katawan, mapahinga ang inyong isipan, nang sa gayon makapag-relax din kayo, yung inyong all the cells in your body can relax also, so that you can focus, no? You can focus, you can get back the balance, no, sa buhay ninyong muli, no? At yun ang kailangan ninyo, lalong-lalo na may mga new beginnings, may mga changes na mangyayari dito sa buhay ninyo, at para magabayan kayo, no? You really need to do some kind of solitude so that you can listen to the divine guidance, so that you can tune in to your ano, a higher consciousness, no? To your inner voice, yung ganon. Kasi divinely guided kayo. Ang daming inspiration, no? Your intuition is on point sa ngayon. So, maybe sobrang busy kayo. Marami siguro kayong inaasikaso ginagawa. Kaya, hindi ninyo napapakinggan ang inspiration na binibigay sa inyo. Ang gabay na binibigay sa inyo. Kaya, ang invitation sa inyo, mag-solitude kayo. Ibigay ninyo yan sa sarili ninyo. Because you would be able to listen to the guidance na kailangan ninyong malaman sa ngayon, no? So, what else? Judgment. There is an important decision that you need to make, no? Sa ngayon. Napakahalaga nito. Kasi maaring ano yan? Maaring related yan dito sa emotional baggages, no? Maaring talagang hirap na hirap ang iba sa inyo dito na mag-let go, no? Ng kung ano ang nakaraan. Maaring related yan sa inyong past relationships, past experiences ninyo. Maaring yan talaga ay nakaka-impluensya pa ng malaki sa mga decision making ninyo sa ngayon, sa mga disposition ninyo sa buhay, no? Kaya maybe you really need to reflect on the things and what is happening sa buhay ninyo ngayon nang sa gayon makapag-decision kayo ngayon. Kasi kung ano man ang pagde-decisionan ninyo dito, no, that is going to ano, to have a great impact sa buhay ninyo for the long term. Kaya kailangan ninyo talaga ng pag-isipan mabuti. We have 5 of Pentacles. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, maaaring may mga pinagdadaan ng hindi masyadong favorable sa inyo pagdating sa kaperahan, no? Kaya naman sinasabihan kayo dito ng spirit to shift your money mindset, no? Focus on positivity, positive mindset, abundant and prosperous
mindset, it's because maaari siguro ang iba sa inyo dito, mayroong feeling of luck, no? Maaring feeling luck ito. Maybe this is not necessarily na talagang kulang kayo sa pera, no? Maaring hindi ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo na nagkukulang or hirap na hirap kayo sa pagdating sa pangkaperahan. Maaring hindi ganyan ang sitwasyon ninyo, no? Yun ang napipick up ko dito. Maaring hindi yun ang totoong sitwasyon ninyo, but ang iniisip siguro ninyo is maybe fear about fear surrounding money, no? Maaring ganun ang sitwasyon dito. Maaring may feeling la kayo, hindi naman talaga kayo nagkukulang, pero nag-aalala kayo siguro na baka magkulang kayo sa pera, baka mangailangan kayo ng mas maraming pera, siguro mga ganun, or nag-worry siguro ang iba sa inyo na paano na lang, di ba, kung mawalan ako ng pera or may ganitong sitwasyon, no, na hindi ako makapagtrabaho, so mababawasan ng pera, no? Maybe those are worries, no, surrounding your money situation. Yun ang meron siguro ang iba sa inyo, not actually na walang pera, no? So yun ang ganap, yun ang napipick up ko for you, but of course this is not going to resonate with everyone, so kunin nyo lang kung ano yung sumasakto sa inyong sitwasyon. Six of Wands, ayan. This is really a beautiful energy. Kasi ang swerte ninyo dito. Kasi finally, you know, magbubunga ng inyong pinaghirapan dito. This is you reaping the rewards of your hard work. Kasi finally, mararecognize na dito kung ano man ang mga ginagawa ninyo sa trabaho. Kung ano man yung pinagsisikapan ninyo sa trabaho, talaga naman pagtatagumpayan mo na, mararecognize ka na, maari dito na mabibigyan ka ng reward, ng merit, yung gano'n, no? And maybe yung reward na yan could be financial reward, diba? So, swerte kayo dito, no? Swerte kayo dito, Libra. Mapagtatagumpayan nyo na kung ano man ang pinagsisikapan ninyo. Kaya, yung effort ninyo dito is going to pay off, no? Maaring magkaroon kayo dito ng bonus. Maaring mabigyan kayo dito ng promotion or pay raise, yung mga gano'n. So, kung ang problema ninyo pangkaperahan, you know, things are going to turn around for the better, no? With this success na matatanggap ninyo dito. So, good luck, Libra. And that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.